We're just going to continue our discussion on the basic integration formulas. But before that, let us go first on a few reminders on the previous topic about the indefinite integral. Okay, I mentioned on the previous video that the capital C is mandatory or compulsory. Kailangan ang sagot natin sa indefinite integral meron palaging plus capital C. Why? Ayan, halimbawa, tinanong ka, kung ang derivative ay 3, ano kaya yung possible na y? So, I listed at least 5 functions na ang derivative lahat ay 3. So, ayan, actually, you can list as many as you can and aabutin ka ng siyam-siyam kung ililista mo lahat kasi syempre, diba, ang dami-daming numbers. Between 1 and 0 and 1 pa nga lang, ang dami-dami na nun. Diba? You have the 0.01, 0.001, 0.0001, diba? So, kaya meron tayong plus capital C because yun yung, kumbaga, general number or constant. Okay? So, yan. Lahat to, ang derivative ay 3. Kahit itong mahaba na to because this one is a constant. Now we have the 5 basic integration formulas. We discuss natin yan isa-isa. Oh, so we have this one. The integral of du is equal to u plus c. So ito naman pangalawa, it just simply states that the integral of sum of two integrands. Ibig sabihin distributive yung integral sign as well as yung dx. Ayan. Tapos yung sign nakadepende yon. Kung plus yan, plus yon. Kung minus to, minus dapat dito. Hindi pwede magkabaliktad. Okay. So, formula number 3, it just simply states that a constant can be moved here. For the fourth formula, we have the power formula where n is not equal to negative 1. I-discuss din natin yan kasi medyo complicated itong formula na to and kailangan ma-master. And finally, we have the fifth formula. Dito naman, n is equal to negative 1. Ayan o. Kung nag-negative 1 to, magiging ganyan yung itsura. Ito na yung magiging sagot. Alright, so this is the first formula. The integral of du is equal to u plus c. It just simply states that the integral sign and the differential operator cancel each other. Okay? So, it means that the integral of dx is equal to x plus c. Alright? Ano pa pwede maging example natin? Differential of z. Integral of the differential of z. You have z plus c. Okay, next example. Yan, 2 sine x cosine x. Kung maalam ka sa differential calculus, alam mo na ang 2 sine x cosine x ay derivative ng sine squared x. So, pwede nating ma-express yan na ganito. So, pag kinuha mo yung differential ng sine squared x, ito yung kalalabasan. Ito yung kalalabasan. So, therefore, magka-cancel lang to. Ang sagot ay sine squared x plus capital C. Pero hindi yan yung practice na gagawin natin kasi may specific na topic dyan. Sinishare ko lang sa inyo kasi ito yung u na tinutukoy dito. Okay, second formula, we have the integral of u plus or minus v, dx. So, is equal to this. Dali lang naman to. So, let's have the integral of, say we have 3u minus 3u cube dx. So, dali lang to. Or gagawin, since wala pa tayong, hindi pa tayo nagsosolve mismo, i-distribute lang natin. Oh, so, yan na. So, may susunod pa dyan, pero hindi pa muna natin ipapakita because sinashow lang natin kung paano nag-work itong formula na to.
Okay, so third example, we have the integral of AU dx is equal to A times the integral of U dx. So this one is very easy. Okay, so para about we have here 3x dx. So magiging 3x dx. Oh, so may kasunod pa yan, pero hindi muna natin ipapakita. Oh, other example, halimbawa if may arbitrary constant naman, halimbawa we have here 3a raised to 5b cube x dx. Okay, so itong mga to ay constant kasama yung a raised to 5 saka b cube, so kaya pwede natin yan ilabas at matitira na lang is yung x dx. So mas madali na ilabas yung mga constants kasi later on pag naging mahirap na yung topic, may realize nyo yung advantage ng paglabas ng constant sa umpisa pa lang. So next video, discuss na natin yung power formula.